Let's go mga kachika, samahan nyo ko sa bagong showbiz updates, at kung bago ka sa aking channel maaari lamang mag-subscribe ka muna, salamat. May kalalagyan kayo, may katapusan din ang panluloko nyo. Mga pahayag na sana nga ay magkatotoo, lalo na sa mga abusadong YouTube content creator, na walang ginawa kundi ang gumawa ng peking kwento, gamit ang mga artista. Mga kwentong magugulat ka talaga, na hindi mo alam kung saan ang gagaling. Mga walang takot na content creator dahil wala naman silang mga pangalan, mukha sa kanilang mga YouTube channel. Halos lahat na yata ng mga artista ay biniktima, ginamit nila para lang kumita. Nandyan, yung magbalita sila na patay na si ganito, o ganiyang sikat na artista. Ang iba pinagdidiin ang buntis si ganito, o sinugod ni aktres si isa pang aktres para talakan, murahin. Sa mga YT channel na ito lumabas ang kwento na Kesyo nakabuntis si Josh, anak ni Chris Aquino. Nasayang nga at hindi na lang tinuloy ni Chris ang pagdedemanda sa kanila. May mga gawa-gawa ring kwento tungkol kina Vic Soto, Julia Clarete, Pauline Luna, Bea Alonzo, Julia Barreto, Gerald Anderson, Casey Concepcion, Piolo Pascual, Angel Locsin, Bella Padilla, at marami pang iba. At syempre, ang peking kwento na Kesyo binugbog ni Senador Kiko Pangilinan si megastar Sharon Cuneta, kaya nagpunta sa Amerika. Kaloka! At heto nga, kinasuhan, tinuluyan na ni Senador Kiko ang vlogger na yon. Actually, marami silang gumagawa ng ganiyang peking kwento. Nagsampa na nga si Senador Kiko ng reklamo sa DOJ Cybercrime Office laban sa YT channel na Latest Chika, at sa country manager ng Google PH dahil nga sa Lebelo's na statement na di umano ay binugbog niya si Sharon. Ang pamilya ko na ang inaatake. Kahit siguro kayo, kung mga mahal nyo na sa buhay ang inaatake, lalabanan nyo. So, lalabanan natin. Sabi ni Senator Kiko Pangilinan. Wake up call nga raw ito sa mga kababayan, na maging mapanuri at huwag basta-basta maniniwala sa mga peking kwento. Sa mga social media platform, gawan nyo sana ng masusing kilos ang mga laganap na paninira, pagsisinungaling. This is too much. Sabi pa ni Senator Kiko Pangilinan. Ang senador na si Francis Pangilinan ay gumawa ng mga hakbang upang matapos ang dalawang mga channel sa YouTube na kumakalat ng maling impormasyon laban sa kanya at sa kanyang asawa, ang aktres na si Sharon Cuneta. Inihain niya noong Biyernes dalawang magkahiwalay na mga reklamo sa cyber libel sa harap ng tanggapan ng cybercrime ng Department of Justice DOJ, laban sa mga channel sa YouTube na Latest Chika at Starlet. Sa maraming okasyon noong Mayo ng taong ito, ang parehong mga channel ay nag-post ng mga video na nag-aangkin ng domestic squabble sa pagitan ni Pangilinan at Cuneta at isang dapat na third party sa kanilang kasal. Inakusahan din si Pangilinan na pisikal na nasaktan ang singer-aktres. Itinanggi ni Cuneta na inabuso siya ng kanyang asawa at tumawa sa mga alingaungaw na nakipagtalik siya sa isang nakababatang lalaki. Asawa ko po, ni minsan ang daliri niyan di dama po sa akin, she said in an Instagram post. 5 taon na akong pinupuntirya ng peking balita at marami sa atin lahat. Ngunit ngayon, pamilya na natin ang inaatake kahit na sino, palagay ko, kahit kayo, pamilya mo na, mahal mo sa buhay ang hindi mo binibigyan ng puwang, eh lalabanan natin. Kaya tayo nandito, Pangilinan told the media after the mag-file ng kaso. Sobra ito, dagdag niya. Inakusahan ni Pangilinan ang mga hindi pa nakikilalang mga may-ari, may akda o tao sa likod ng dalawang mga channel ng paglabag sa Section 4 Nanograms Cybercrime Prevention Act of 2012, RA10175 sa cyber libel na may kaugnayan sa Article 35 Nagong Penal Code tungkol sa libel. Ang mga video ay hindi lamang inilaan upang makapinsala sa aking relasyon sa aking asawa ngunit nilalayon din upang sirain ang aking relasyon sa aming mga anak, sinabi ng senador sa kanyang mga reklamo. Sinabi ng mga reklamo ni Pangilinan na ang mga video ay nakakuha ng daan-daang libo-libong mga viewers sa online. Higit pa sa mga video, nag-issue din ang senador ng mga thumbnail o binawasang laki ng mga larawan ng mga video, aniya, naglalaman ng maling pahayag upang maakit ang mga manunood na panoorin ang mga video. Bilang karagdagan, ang tagapamahala ng bansa ng Google Philippines ay kasama rin sa mga reklamo sa paglabag sa dalawang probisyon ng pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon ng Cybercrime Prevention Act tungkol sa mga obligasyon ng service provider.
Sinabi ni Kiko Pangilinan na sa 82 na mga video na naiulat niya, hindi natagpuan ng Google na mapanirang puri sa kanila. Sa bilang, 54 ang hindi pa napagpasyahan habang 28 ang tinanggihan. Mula sa mga isinusulat na reklamong paninirang puri, ang Google bilang isang service provider ay may kaalaman sa pagkakaroon ng mga mapanirang puri na video at tumanggi pa rin itong alisin ang mga naturang video sa kabila ng pagkakaalam sa mapanirang uri nito na lumalabag sa mga batas ng Pilipinas at maging sa YouTube sariling mga alituntunin ng komunidad at mga patakaran sa patakaran, kaligtasan at copyright. Dahil alam na ang pag-post ng video sa platform ng YouTube ay labag sa batas, ang Google bilang tagapagbigay ng serbisyo, ay dapat na kumuha ng mga nasabing video pagtatalo niya. Nakiusap si Pangilinan sa mga gumagamit ng social media na tigilan na ang pagkalat ng peking balita at para sa mga platform ng social media na gumawa ng tungkol sa kanila. Wake up call para sa ating mga kababayan. Pakiusap natin, maging mapanuri. Huwag basta-basta maniwala o magbahagi ng mga kasinungalingan dahil sa rin natin. Di ba't tao rin ang aking misis, ang aking mga anak? Sana, mapanatili nila, huwag basta-basta magsishare o maniniwala, he said. Pangalawa, sa mga social media platform, gawa naman kayo ng masusing kilos itong pagpapatupad na paninira at pagpapatupad ng pagsisinungaling. I think they should do something. This is too much, he added. Sinabi ni Kiko Pangilinan na ginagawa rin niya ito para sa lahat ng mga biktima ng maling impormasyon sa online. Hindi, ito ang kauna-unahang pagkakataon na gumawa ng mga hakbang ang pamilya Pangilinan laban sa mga pag-atake sa online. Noong Hunyo ng nakaraang taon, humingi ng tulong si Sharon Cuneta kay Justice Secretary Menardo Guevara upang makilala at hanapin ang gumagamit ng social media na gumawa ng mga banta sa online laban sa kanilang anak na si Frankie. Kachika, kita-kits tayo muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates. Please like, share and subscribe. Paki-hit na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload. Again, maraming salamat.